alas 6. So 2 hours niya lang tinirada yung skeleton na yan, mga sadik. 2 hours. Bali dito pala sa skeleton na 'to, mga sadik, ang nagastos natin lahat-lahat. Kulang 5,000. 5,000 kay Mike. 5,000 kasama na yung cutting disc, ito yung mga yung ganitong cutting disc tsaka yung welding rod. Marami pa tayo natin daw. What we do here is go back. Yo, what's up mga sadik, Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay may project na naman tayo na gagawin dun sa may taas. So lalagyan na natin ang bubong yung terrace natin sa taas. So ayun, yung mga nabili na natin is etong mga to. Tubular. Etong tubular na 1.5 yung kapal. Ano siya? Tubular na 2x3, 1.5. Isang piraso nga pala na ito mga sadik is 990 no kuya Mike? 990. So medyo lumaki na talaga yung presyo nito. Tumaas. Bali ang binili nating tubular tatlo. Ayun, tatlong tubular. Ito yung mga kagamitin kasi natin usually ito, bali ng grinder. Ayun. At welding rod, bumili tayo 1 kilo. So, bali sa dig, ito pala yung mga nagastos natin dun sa may taas. Ito yung mga resibo niya. So ayan, tatlong tubular, ayan 2x3, tapos 1.5 yung pinangkapal niya. 2,976, tatlong purlins na 2x3 ulit na 1.2 naman yung kapal. So 570 ang isa, ayan. Tapos 5 pirasong ano, yung cutting disc, ayan. 35 ang isa, 175. 1 kilong welding rod. Tapos yung pangalawang bili naman natin, yun na may bubong. Ayan, colored yellow. Yung 10 feet, 700 ang isa nun. So, anim ang bilirin natin, 4,210. Tapos, yung plain sheet, yan yung panglagay sa mga gilid, pangdugtong. Ayan, plain sheet. Isang piraso, binili natin, 3x8, 390 ang isa nun. So, yung text crew, bumili tayo 30 pieces. So, 2 piso ang isa nun, 60 pesos. So, yung rivets kailangan yan. Yan, paintbrush, tsaka yung pang ano, kasi pipinturahan din natin yung gilid ng ano, bakal. So, 4,933, tsaka 4,956. So, kulang 10,000 yan mga sabi. Pinutol-putol na ni Kuya Mike yung mga pantukod. So, ang gagawin natin kasi, para isahan na lang, diretso assemble na tayo ng tukod dito. Tapos the next day, para ipapatong na lang yung gulo, yung bubong dito. So ayan, ito yung taas natin. Nilagyan dito sa loob ng ganyan takip, sa pinakandulo. Kasi para hindi siya pamahaya ng ibon, ano? Para hindi pamahaya ng ibon, so tinakpan. So yung mga ganyan, sa may taas banda, yung mga bandang taas, yan tinatakpan nito yung mic. Yan. Para pag nasa taas na siya, hindi siya pupunta ng mga ibon na lalagyan ng mga pugad nila yan, diba? So dyan sila nagbabahay. So okay na ako yan. Takip na takip. Yan mga sa dito, nakikita nyo, inungkaban ni Kuya Mike yung dulo. Para dyan ipapatong yung bakal para mas matibay. Kapag may ganyan kasi, nakasalo yung bakal, etong pinakang dulo na ito, nakasalo dyan. So mas matibay daw sabi ni Kuya Mike. Kasi instead na naka-welding lang, alam ko yun. Pag medyo gumalaw kasi yung medyo magdi-dislocate yung ano, yung welding. So may tendency na bumitaw yung pagkaka-welding. Pero pag ganito kasi yun, okay Mike, may salo siya. So mas safe saka mas matibay. Kita nyo, yun yung pinakang paa, salo. Yan. Kanto, tapos ayan yung pinakantuko nung pagsasaluhan. So matibay talaga siya.
So, update lang mga sadik. Bali, natapos na ni Kuya Mike yung skeleton. Skeleton tawag yun, di ba Kuya Mike? So, nag-start si Kuya Michael alas 10. Nagputo lang siya kanina. At stop, tapos sobrang init, hindi pwedeng mag, ano talaga, magkabit. Nag-start siya alas 4. Ang oras ngayon ay, kita niya naman, alas 6. So, 2 hours niya lang tinirada yung skeleton na yan, mga sadik. 2 hours. Bali, dito pala sa skeleton na ito, mga sadik, ang nagastos natin lahat-lahat. Kulang-kulang 5,000. 5,000 ko, Mike. 5,000. Kasama na yung cutting disc. Ito yung mga, yung ganitong cutting disc. Tsaka yung welding rod. Marami pa tayo natin daw. So, update lang tayo mga sadik. Bali, day 2. Pero bandang hapon na alas 3:30 na. Bali, ang next natin gagawin is yung ilalagyan natin tong bubong na to. So, ito yung binili natin, yung coated, yung color, yung may color na. Bumili tayo ng 6 na piraso na ito. Yan. Sa ilalim na yan, may color na rin siya. At saka sa ibabaw. So, mas okay na to. So, ito yung plain sheet, mga sadip. Bali, gugupit na natin siya. Ako lang gugupit, Kuya Mike. So yun na nga mga sadik, bali, update lang tayo, bali, last 2 bubong na lang lalagay ni Kuya Mike. Na tornilyo na lipat. Dalawa na lang? Dalawa na lang. So ito na yung andito siya sa may taas. Wait. So, nagbubulkasin na lang siya. Ayun, hindi siya nagbubulkasin. Bali, yun lang lahat na gas natin mga sadik. Kulang-kulang 10,000 plus yung oras siguro kulang-kulang rin kalahating araw ginawa to mga sadik. Kasama na yung pagkat, yung pag-akyat, tapos yung paglagay ng bubong. Halos kalahating araw lang kasi nagkakat-kat kami ng oras. Bali, ginagawa lang namin to pag medyo malilim na yung panahon kasi mahirap dito, sobrang init. Ito yung pwede nyong gawin sa terrace nyo. Ayan, ganyang klaseng bubong. Ayan. Halagang 10,000 mga sadik. Ayan na yung magagawa nyo sa bubong. Okay. Ito tatanggalin to. Parang tinukod lang yun dyan eh. Para pag na, yung una, yung pag naglalagay ng ano, may alalay. So, okay na eh. Bali yun, hanggang dito lang at maraming salamat. Siya gumawa lahat ng mga sadik. Di ko alam kung magkano yung babayaran dun sa pag nagpagawa kayo, pero kung may kakilala kayo, mas makakatipid. Siya lang gumawa lahat. So, siguro hanggang dito lang at maraming salamat. Peace out! Let's go! Dagdag ko lang pala mga sadik, yung sukat pala na ito is 3x4 to kay Mike. 3x4, bali ang magagastos niya sa 3x4 na sukat na bubong at saka yung posta na to, yung tubular, is almost 10,000. So kung ang sukat, kung ang gagawin niya sa terrace niyo is ganito yung sukat, 3x4, panigurado magagastos niyo is 10,000 pesos. So hindi pa kasama labor doon, pero pag kasama yung labor din natin alam. Kasi syempre kung papakyawin yung paggawa nyo ng ganito, hindi natin alam kung magkano.